quantity with our three athletes. Happy po kami na na-share namin yung experience with our friends and our family. Kasi usually pag kami lang po usually nag-guest kanya. So, very, very happy po kami na nasama, na surprise po kami ng friends and family namin. Siyempre, thank you din sa inyo, Moira and Jason, sa pag-share nyo ng love journey nyo sa amin. Yes, thank you very much. Ako, ang napulot ko sa episode na ito, Ma'am She Jules at Ma'am She Carls, is yung sa vow ni... Sa vow? Hindi, yung vow ni Moira na sinabi niya na, magandang buhay vow na sinabi niya kay Jason na, I promise I will choose you over my insecurities, over my everything, ganun. My fear, my negativity. Kasi alam mo yung... Parang maganda kasi yun na sa lahat ng pag-iibigan nyo, pagmamahalan nyo, magkaroon man kayo ng anak o hindi, stick together talaga kayo kasi alam nyo, talagang kayo ang magmamahalan forever and ever. And si God, kasama nyo. Yes. Ma'am si Jules. Ako, ito, natutunan ko na to bago ako ikasal. Pero dahil narinig ko ulit kanina, yun na yung gagawin kong pulot. At parang kumbaga tip na rin sa mga magpapakasal, huwag nyong kalimutan lagyan pa rin ang pagsasama nyo ng humor. Importante 'yon. Nasa ano 'yun eh, meron akong nabasa na 10 rules para sa happy marriage. Nandoon, do not forget your humor pareho, dahil isa 'yun sa magpapa-spark sa inyo. At saka sabi nga nila, huwag niyo kalimutan 'yung pagkakaibigan ninyo, dahil pagtandaan niyo 'yung companionship nandoon. Kaya 'yun ang panatilihin ninyo. I love it. Yes, and to top it all, dapat talaga nasa center nyo si God sa relationship ninyo. Kasi pagka yun ang ginagawa natin, na si Lord ang nasa center ng relationship natin, lahat, mabilis kang makapagpatawad, mabilis kang humingi ng tawad, diba? Sa isang relasyon ay importante na meron isa laging handang magpakumbaba. At yun ang nakita natin kay Moira tsaka kay Jason. Magandang tularan kasi napakahirap makisama sa taong hindi mo naman talaga kinalakihan. Diba? Pero dahil nasa center si God sa relationship ninyo at handa kang pakisamahan siya, yung pagmamahal talagang nabubuo yun when God is there sa center ng relationship. Diba? Yes, kagaya na lang ng pakikisama sa'yo ng iyong mga butterfly. Yes. Saru pa yung isa. At hindi lang sila na, nandito pa sila sa... Okay.